Hello, hello po mga kadramsaya. Nagbabalik na naman po tayo at ngayon, ayan, nagkakarga sila kasi magde-deliver tayo dito sa ating suki malapit lang. Ayan, so nakikita nyo ngayon, akin nakargahan nila yung ibabaw ng mga plastic drum para ma-maximize natin yung L300 para mas marami yung ma-deliver natin per trip natin. And ayan, si RS po yan, siya po yung may-ari, minsan boy, minsan driver. Hey. Ayan, so moving na kami ngayon doon sa pagdi-deliver natin. Ayan, suki na yan natin si ma'am. Ayan, so... sige lang, drive-drive lang. By the way, nagda-drive na. Nagda-drive si RS po yan. Yan yung owner na slash driver slash boy slash owner. Okay, so ayan, nandito na nga po tayo sa pagdi-deliver na natin. And, papasok lang muna natin yung sasakyan. Ayan, susunod lang ako. Kasi baka mamaya maiwan ako nila. Ayan. So ayan, nakapasok na nga kami. And, magbababa na tayo ng mga plastic drum. So yon, chika-chika muna si RS. So, habang binababa ni Aimon yung plastic drum, eh, si RS naman yung humahawak ng tali para hindi mag-slide yung mga plastic drums. And then, ayan, ilalabas na natin yung mga steel drum and then plastic. Okay, so ngayon, ito naman yung para sa second batch natin. So, nagkakarga tayo ng mga plastic drum sa ibabaw and sa loob ng L300 naman. And ayun, so nandito na naman tayo sa pinag-deliver natin. And wag na kayo magtaka. Ini-skip ko talaga siya para mapabilis itong pag-video ko. Ito yung second batch natin ng deliver. And ayan, mga plastic drum muna yung mga ano natin, sinunod natin. Ayan, so after mag-deliver, may pamerienda si RS. Wow, thank you so much. Ayan, so si Aimon, kumuha siya ng kwek-kwek. Pero ako, grabe, sarap na sarap ako dun sa lumpia ni nanay. Pati yung suka niya, grabe, ang sarap ng pagkakagawa. Tapos yan, si RS kumakain din. Lumpia din yan kasi so super sarap talaga ng lumpia niya. May sulana nga. Ay, kasawa rin yun, si Sulano at si Sulana. Bayongbong and bayangbang, anak na. Sulano, Nueva Vizcaya. Si Sulana, ayun, nasa Tumigaraw. Sa dulo. Doon ka nang ayan, so ngayon naman, pipick up naman tayo ng mga plastic drum. Malapit lang naman to sa amin, kaya okay lang kahit pick upin namin. Ayan, so puno na nga yung L300 and then nagsiksik pa sila ng dalawa na plastic drum. And si RS kasi gusto niya na ma-maximize talaga yung sasakyan na ginagamit niya. So pati yung ibabaw, lalagyan na lang natin ng plastic drum. Kasi malapit lang din naman yung pagdi-deliver natin. Lalagay lang din natin to sa warehouse.
Ayan, so nandito na ngayon tayo sa warehouse and yung mga pinigap natin kanina, dito natin siya ibababa. Ayan, so bababa lang ako sa L300 and oh my god, nakita ko yung ating tarpaulin. Ayan, so niluluwagan yung tali and unang munang ibababa yung mga nasa unahan kasi baka malaglag sila eh. Ayan, so okay na yung nasa unahan, tapos ito namang nasa loob ng L300. And ayan, binababa na po nila yung mga plastic jar. And wow, papasok kami sa may, oh my god, sinaraduhan nila ako, nakalimutan nila ako nandito. Katok-katok tayo. Hello, naiwan niyo po ako sa labas, papasok. Ayun, buti na lang binuksan tayo ni Aimon. And wow, ayan ang laman ng ating bodega. Ang dami nating mga plastic drum, tangke, plastic container, at marami ding aso. My god, nakakatakot. Char, hindi po yung nangangagat. Okay, so ayan, nakabalik na nga tayo sa Paranaque and ang bilis namin, ba? Diba? Tapos ayan, ate ko yan and tumutulong siya, naglilinis-linis siya, nagpupunas muna siya ng mga plastic drop. And pinagpapatong na namin para medyo mas marami yung maikarga namin kasi ito yung pinakalast na delivery na natin. Okay, so ito na po yung na-prepare natin ng mga plastic drum na open top. And ayan, si RS, busy pa din. Yan, maglalagay siya ng mga plastic drum doon sa loob ng isa pang malaking plastic drum. And kinukut-kut niya para, ewan ko, hindi ko din alam. Ayan, so after i-prepare, ayan, ilalagay na natin siya sa loob ng L300. And iniisip ni RS kung paano lahat magkakasya yung mga last na order na. Ito yung last deliver na natin.
ayan, so habang busy ang lahat, nakita ko yung ate ko nagmo-model-model, my God. Pababalian. Ayan, so medyo natagalan kasi hindi magkakasya, pero dahil madiskarte si RSN, nagawa ng paraan. So, thank you! Okay, so ito na yung pinakalas na deliver natin. Ayan, tinatanggal na ni RS yung mga tali and ibababa na yung mga plastic drum. Ayan, so share ko lang, habang binababa yung mga plastic drum is binibilang din ni RS yan para aware din sila na tama yung mga i-deliver namin, yung quantity na kailangan nila is nasunod talaga. Ayan, so inuuna niya muna yung 120 liters tapos sinuhuli niya yung 50 liters kasi 20 pieces yan eh. Ayan, so tapos na kami and may pamilya na ulit si RS. Thank you so much! Ayan, so along the way pa uwi, nadaanan namin yung shop namin and nakaka-overwhelm lang tingnan na ang daming mga plastic drum.
Yun lang. Thank you sa panonood.